Ito ang natural na tamis na handog ng kalikasan, honey o pulot, mainam daw sa kalusugan. At ang karaniwang kulay nito, gold o yellow. Pero meron na rin mga inilalako ngayong kulay green o berde. Dilaw o ginto ang nakasanayan nating kulay ng honey o pulot na gawa ng mga bubuyog. Pero sa mga tindahan, kahit pa online, may mga nagbebenta ngayon ng honey na kulay berde o yung tinatawag nilang green honey. Hindi raw ito katamisan, pero swabe raw kapag ininom. Mabenta dahil di mano, epektibong gamot sa ubo at sipon. Ginagawa rin daw itong bitamina ng iba. Dito sa Sorsogon, nakilala ng aming team si Ronald, nagbebenta ng green honey sa halagang 400 pesos kada bote na long neck at 200 pesos naman kada isang bote ng gin. Dati akong OFW, tapos nagkaroon po ako ng problema doon sa health, diabetic, napauwi po ako. Naapektan po kasi yung baga ko noon. Time ng gamutan po, na try ko po itong honey. Umiinom po ako noon ng dalawang kutsara sa umaga, sa tanghali, at saka sa gabi. Parang isa sa po siya sa nagpabilis gumaling sa akin, kaya na-interest po ako na magbenta nito. Ayon sa kanya, malalaman daw kung totoo ito sa ilang simple pag-testing. Isang basong tubig, ibuhos niyo po siya ron. Kapag may halo po, bago po siya bumaba yung honey, naghihiwalay na po siya sa tubig. Parang nalulusaw na kaagad. Ang purong honey po, pag bumaba po siya sa tubig, andun lang po siya sa ilalim, hindi siya gumagalaw. Kapag may halo po tubig yan, ang posporo po, ibabad niyo po siya sa ng ilang minuto, tapos sindihan niyo po. Pagka po may halo yan, hindi po yan sisindi. Ipinakilala sa amin ni Ronald ang hunter o supplier daw ng kanyang green honey, si Mang Otep. Na-meet ko siya talaga na may dala siya ng green honey. Huwag ka masyadong kakalos po. Ayon naman kay Mang Otep, ang green honey mula raw sa mga bubuyog na kung tawagin buligan. Namamahay daw ang mga ito sa ilalim ng lupa at nagpo-produce ng green honey. Gabi daw, dapat manguha ng green honey dahil sa dilim daw madalas sumusulpot ang mga buligan. Kahit delikado raw ito, tinatsaga nila para sa tinatawag nilang berdeng ginto. Sa delikado talaga. Nakataya ang buhay mo dyan eh. Sugod ng mga tatlo, mahimatay ka niya. Sinamahan ng aming team si Mang Otep na maghanap ng mga pugad ng mga buligan. Pero matapos ang ilang oras ng paghahanap, walang green honey. Ang nahukay natin, hindi pa matagal. Mga 2 taon pa lang yun. Walang honey, B. May laman yan. Ang nasa 10 years na. Hindi lang berde ang kulay ng honey na inilalako. Meron ding dark o halos black. Sa Cebu, nakilala ng aming team si Eddie. Nagbebenta ng dark honey. Ang area dito kasi sa Cebu, mayroon akong mga 500 colonies from northern part of Cebu, from San Remigio, na nakakuha ako ng green nectar. Ang kulay niya is the same as yung effervescent oil na green. Yan talaga ang green. Pero nung pag-harvest ko, kasi hinog na siya, wala na siyang green. Nagiging dark ang honey niya. Ayon sa kanya, nagkukulay itim ito dahil ang pinagkukunan ng mga bubuyog ng nectar, mga bakawan. Umaabot sa halos 200 bubuyog ang nasa kanyang colony na gumagawa ng dark honey tuwing harvest season. Tone-tonelada raw ang kanilang nakukuha na pwede raw ipanggamot. Ang honey kasi is mixed with pollen. Yung pollen kasi is the most complete food supplement sa buong mundo. Tinanong namin si Dr. Cleophas Cervantia, Professor Emeritus at Presidente ng International Federation of Beekeepers tungkol dito. Ayon kay Dr. Cervantia, bukod sa dilaw o ginto, posible raw na merong darker honey. Ang kulay ng pulot naaayon sa mga nectar na kanyang pinupuntahan. Halimbawa, kapag ang ating mga bubuyog ay kumuha ng nectar sa punong kahoy gaya ng nara, ang kulay ng kanyang pulot ay gold. Pag naman sa niyog, yung nectar at pollen ng niyog, ito ay dark. Hindi rin niya itinatanggi ang posibilidad na pwede ang mga ito makagamot
Hindi rin niya itinatanggi ang posibilidad na pwede ang mga ito makagamot. Pero iginigiit niya, wala talagang honey na kulay berde. Halos lahat ng green honey na inanalyze dito sa UP Bee Laboratory ay lahat po ay hindi totoong honey. Wala talaga. Ang green honey na nakuha ng aming team sa Sorsogon, ipinasuri rin kay Dr. Cervantia. Isinailalim ito sa pollen analysis para raw malaman at matiyak kung totoo itong honey. Matapos ang ilang minuto, di ito kinolekta sa bulaklak at ang ibig sabihin ay ito ay hindi honey. Ilalagyan lang yon ng food color. At sa aming analysis, kitang-kita mo na humihiwalay yung green na food color. Pag sinabi nating adulteration, yun ay sinadya. Sa pagkakaalam ko, sir, talagang honey yung binibigay sa akin ng supplier ko. So naniniwala ako talagang honey yun. Hindi po ako nagduda dahil sa mga test method na ginamit namin, kahit manual siya. Ang daming mga myth, yung mga sindihan mo ng posporo, ganyan, hindi po totoo yun. So talaga pong chemical analysis lang ang talagang magpapatunay. Isinagawa rin ng team ni Dr. Cervantia ang iodine o diastase test. Hindi siya dapat magko-color blue. Pag nag-color blue, yun yung reaction ng starch at iodine. Pero gaya rin ng naunang test. Hindi siya pumasa doon sa pamantayan nating color indicator ng gamitan natin ng iodine at iba pang chemical. So based on diastase test ay hindi po totoong honey. 2007 pa raw, nakatanggap na sila ng mga balibalita tungkol sa mga nagbebenta ng green honey. Kaya noon pa man daw, sinimulan na rin nila ang pananaliksik tungkol dito. Dagdag pa ni Dr. Cervantia, wala naman daw masamang epekto ang pag-inom ng green honey. Yun nga lang, hindi ito sing sustansya ng purong honey. Konsepto natin sa honey, sa pulot, kaya natin ito kinakain para energy food. At saka itong pulot, yung tunay na honey, ay mababa ang sugar content. Sa palagay ko, kailangang pagtuunan ng ating pamahalaan, lalo na ng FDA. Kasi itong mga kumakalat na mga adulterated honey, isa na nga yung mga green honey na yan dahil sa lahat ng sinuri nating green honey ay adulterated, hindi totoong honey. Kung ito ay panay sugar din lamang, kaya kung may problema ka sa diabetes, ay hindi ito makakaganda sa katawan mo at sa makakasama pa ito sa ating katawan. Honey o pulot, ang isa sa mga natural na handog ng kalikasan para sa ating kalusugan dahil wala itong halong anumang artipisyal na sangkap. Natural ding matamis, kaya para pakinabangan ng husto, ang benepisyo nito siguraduhing dalisay. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.